Sinuportahan natin kanina, may drawing contest, merong essay writing, merong poster making. And aside from that, may sinet up sila na kung saan parang magiging mga small, mga young firemen yung mga tapos may exhibit sila. Tapos of course, ang barangay fire prevention contest natin. Very happy we've supported all of their programs for the whole month. Actually today, before the flag raising, ay meron pong tatlong nasunugan sa barangay Aplaya. He already, si Chief Kagampan already reported sa inyo under control naman po and na-apula na. But then again, medyo malaki po yata yung nasunog. But no casualty. That's what you're preventing naman. So okay na po. Before we started the flag raising, no, ay may sunog po. Mga programs natin on fire prevention as well other items sila and equipment. City naman po ang nagbibigay sa kanila noon. So silang katulong natin in times of calamity, ashfall, sila po. Binabati ko po ang pamunuan ng Bureau of Fire and Protection sa lungsod ng Santa Rosa. Next week po lang sisimulan ang mga Women's Month celebration natin. Hindi lang ito ang month na ito ang ating buwan, kundi po araw-araw. Alam naman natin, when you want something done, babae po ang pagawin natin. Sa tingin ko, sa pananungkulan natin ng inyong likod at sa mga nakikita ko, really, mas passionate. May emotion kasi tayo na ang mga mababae when we serve. Ang inyong likod po will never wane in doing this, no? In doing this and in getting things done. Nagpapasalamat ako sa ating mga empleyado na ang danay parate, no? And they enjoy doing that, being with us during flag raising. Oo, and that is what we wanted for Santa Rosa, no? Ipakita sa buong bayan, sa buong lungsod na nagsisimula ang pagkakaisa, seat of government. Of course, binabati din kita, Happy Women's Month. Ito, another example, no? ng isang matatag, maayos at buong pusong nagseserbisyo ng kababaihan. And we will make sure, no? But then again, I'm very happy without the support of men, no? Yes. Hindi naman natin magagawa ito lahat. So partnership dapat parate. Kanina, pinresent ko yung ating ECA, yung ating lahat ng seal na ating nakuha, SGLG, at saka yung I'm very happy na na-accredit na po tayo ating bahay pag-asa sa rehabilitation center natin, which services the children in conflict with the law natin. Matagal na yan. Ngayon pong accredited siya. Points din ito sa ating SGLG. We did the graduation, di ba? For Dangal na Pagbabago Rehabilitation Center, Balay Silangan. At the same time, 2 days after, during the birthday of Mary Leon Arcelias, Feb 20, ay ginawa natin ang groundbreaking ng ating ipapagawang Drug Rehabilitation Center, yung atin pong Senro Lab, no? That February 20. PhilHealth na masa, original na sa Santa Rosa. Very original at authentic po na sa lungsod na Santa Rosa. And we're continuing with that. Oh. This actually will support our universal healthcare. Ano, katulong po ninyo ako sa lahat ng programa. Muli, Rose, thank you very much. Showing everyone, papanindigan natin ang servisyong makatao. No, dito po sa lungsod ng Santa Rosa. Muli po, ito ang inyong lingkod, Arlene D. Arcelias, punong lungsod ng Santa Rosa, nagbibigay servisyo sa lahat po, sa buong Pilipinas, tingin sa lahat, of course, sa lungsod ng Santa Rosa at sa unang distrito ng Laguna. We will be blessing and inaugurating several buildings po sa lungsod ng San Pedro na atin pong ipinagawa pa nung ako'y congresswoman. Talaga pong inaantay nila ako doon. So thank you very much to San Pedro. And of course, we will also be inaugurating some here in the city of Santa Rosa. Kung ano yung ginawa natin nung hawak natin ang posisyon ko, gagawin pa rin naman natin. And I still support ang akin pong distrito. Most special, syempre, ang lungsod ng Santa Rosa ay hindi po maghahanap ng aruga at kalinga na mula po sa inyong lingkod, Arlene D. Arcelias. So again, Rose, thank you very much sa inyo pong lahat. Magandang umaga po and God bless us all. Okay, the colorful strike anywhere po, mga kaibigan, bagay sa kanya. The beautiful and action mayor, halimbawa matatag na babae po, ang ating mahal na mayor, Mayor Arlene Arcelias.